Bukas na tuloy-tuloy ang ulan sa barangay Tatalon, Quezon City. Umaabot hanggang ikalawang palapag ng bahay ni Jeline Lastimosa ang baha. Dahil nalubog sa baha, nasiraan na sila ng rice cooker, washing machine, electric fan at TV. Wala rin pong kuryente at saka yung mga ibang gamit din na maharap papagawa kasi budget, kinukulang kami, umaasa lang kami sa mga ayuda na. Si Nemia Salvador, mahigit 50 taon nang nakatira sa barangay Tatalon kaya sanay na sa baha. Pero sa edad na 74, hindi na raw niya nabubuhat ang ilang gamit. Ibinababa na lang daw niya ang mga circuit breaker. Paghupa ng baha, agad niyang pinapatuyo ang mga nabahang gamit. Iun ko lang after 4 days. Kasi di mo alam po, putok yan eh. Basta tinitignan ko lang kung basa pa o hindi. Payo ng technician na si Ryan Hete, kapag may banta ng baha, tanggalin agad ang mga nakasaksak na appliances. Sa mga nabaha, kailangan pag nabasa, dapat huwag gagad-agad nila isinasaksak. Kasi yung kadalasan na nagkakaroon ng sunog. Ang electric fan pwede pa rin magamit. Kung inabot man ang switch, pwede itong i-blower o patuyuin sa araw. Dito po yung bubuksan natin para pwede po sa i-blower. Huwag naman masyadong mainit kasi baka mamaya pumuto. Tama-tama lang. Tatanggalin lang yung mga tornilyo sa likod para ma-open mo siya. Pag naalis, ganito na nitsura niya. Ang refrigerator naman, iangat o lagyan ng patungan para ma-drain ang pumasok na tubig. Ang mga LCD ng TV, agad patuyuin sa araw ng 3 hanggang 4 na araw. Kapag tuyong-tuyo na, sakalang isaksak. Kapag hindi raw gumana ang TV, huwag nang ipilit at ipagawa na sa mga electrician. Mas mainam din daw na huwag kalikutin ang binahang gamit at ipasuri sa electrician para maiwasan itong masira. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News.